Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan nating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Galalia Fai kontra Agustin Gautu. Dipinsahan po ni Yafai sa ika-anim na pagkakataon ng kanyang WBC International Flyweight title. Fight schedule lang mga ito, Abril 6, taong kasalukuyan nagaganapin sa bansang Amerika, magsisilbing undercard sa Hitchens kontra Limos. Maghayag po tayo ng sarili nating fight prediction, analysis, comparison. Dahil doon pa po lamang sa ating comparison, malaki po ang posibilidad na magkakuha kayo ng idea kung sino ang papabura nyo sa panalo dito sa bakbakan. Dahil sa magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin munang alamin ang konti mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, karanasan sa laban at sa kanilang skills. Dahil yun po ang pinaka-referensya natin sa ating gagawing comparison. Pero bago natin yan simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lang manapad pa dito sa ating munting channel, inaanyahan ko po kayo na sana supportahan po nyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like and share. Para po sa mga boxing fans na walang sawang sumuport at sumabaybay dito sa ating munting channel, appreciated ko po yan. Maraming salamat po. Kaya naman, simulan na natin. Unahin natin ang sa panig ng challenger na si Agustin Gautu. Ang boksingerong ito bilang isang professional boxer, may impresibong kartada po na 21 wins with 15 wins coming by way of knockout, may isang talo. Ngunit wala pa nitalang tabla. Sa kanya nag-iisang talo, technical knockout po ang kanyang sinapit. May edad na 26 anyos at ang height nito, wala po sa kanyang record. So, ang gagawin ko, estimate. Sa estimate ko naman, 5 foot and 5 inches ang tangkad nito si Agustin Gautu. Ang stance nito ay orthodox, knockout ratio 71.43%. Last fight, Enero 12, 2024, Ernesto Martinez ang kanyang nakalaban. Panalo by technical knockout sa ikatlong round itong si Agustin Gautu. Sa experience ni Gautu naman po mga idol, sinuri ko ang mga website kung ito ba ay napalaban sa amateur or dating Olympian. Pero wala po tayong natagpuan, so diretso na tayo sa kanyang mga laban sa professional boxing. Na kung saan po ang pinakamatindi na kalaban nito, nangunguna si Mel Pajardo na ating kababayan. At idagdag natin si Julio Mendoza. Sa kanyang laban kay Mel Pajardo, doon siya nakatikim po ng second round technical knockout. Si Mel Pajardo po ang kaunahang boksingero na nagdungis sa balinis na kartada dati o noon itong si Agustin Gautu po mga idol. Sa skill sa taglay-taglay ni Gautu, boxer puncher, pressure puncher style, defensive style, willing sa brulan o tututuro bakbakan, may counter punching style. Taglay ang power, timing at accuracy. At isa sa kakulangan ni Gautu ay ang dipinsa. Hindi po ito mahigpit sa dipinsa. Sa panig naman ni Galalia Fai, ang boksingerong ito bago pumasok sa professional boxing, dating lumalaban sa Olympic, na kung saan naging Olympic gold medalist ito noong 2020. Sa ngayon bilang isang professional boxer na, may impresibong kartada naman itong si Fai. 6 wins with 4 wins coming by way of knockout. Undefeated, may edad na 34 anyos. Height 5 foot and 4 inches, reach 68 inches, south po ang kanyang stance, knockout ratio 66.66%. Last fight, December 16, 2023, nakalaban nito si Rocco Santamauro, panalo ba yun na most decision si Galalia Fai. Experience o karanasan ni Fai, mga idol, masasabi kong malalim na ang kanyang karanasan. Bakit? Una, yung kanyang pagiging Olympian. Halos lahat ng galawan nakaharap na nitong si Yafai. At ang experience naman ni Yafai dito sa professional boxing, pro debut niya dito sa 10 rounders. Anim na laban pero 10th rounds po ang kanyang fight schedule, na kung saan sa unang laban niya nakataya sa kanyang pro debut nakataya ang WBC International Flyweight title, na kung saan nga po sa laban na ito ika-anim na napagdidipinsa ni Yafai sa WBC. Tapos sa kanyang professional fight pang pito. Sa skills na taglay-taglay ni Yafai naman mga idol, boxer puncher, malimit kasi nating makikita pagkagaling sa Olympic technical fighter. Pero itong si Yafai, boxer puncher, pressure puncher style, defensive style, willing sa brulan o tututo na wakbakan, may counter punching style, na kung saan po volume puncher, may pagka-agresibo si Yafai. Taglay ang power, timing at accuracy, footwork na kung saan may kakayahan ito na ipanapanatili ang kanyang distansya sa kanyang mga kakalaban, footwork, kung saan kayo bumato ng suntok sa iba't ibang anggulo. So dito mga idol, dadako na tayo sa mga kakulangan ni Yafai. Itong si Yafai dito sa professional boxing, dito ko nakikita ang kanyang mga kakulangan sa dipinsa. Kumakain ito ng kamao.
Di baling tamaan basta makatama. Yun yung malimit kaya pa eh. Oo. Di baling tamaan basta makatama. Na kung saan delikado yan sa mga counter puncher, lalo na kung power puncher or knockout artist na katulad nitong si Agustin Gauto na kung saan umabot po sa 71.43% ang kanyang knockout ratio. Kaya naman po mga idol, darako na tayo sa ating comparison. Sa experience, bagamat kakunti pa po lamang sa bilang ang kinalaban ni Yafai, pero matitindi or mga dekalibring boxingero naman ang kanyang kalaban. So, hindi siya napag-iiwanan sa karanasan dito sa professional boxing. Idagdag pa natin ang kanyang pagiging Olympian or dating Olympian. So, lamang sa karanasan si Yafai, mga idol. Ngayon, dadako tayo sa kanilang activity. Parehong aktibo ang dalawang maglalaban. Sa skills, parehong boxer puncher na kung saan volume puncher si Yafai, si ano naman ay power puncher kasi talagang mataas ang knockout ratio niya. Sa power lamang po ang si Agustin Gauto, 71% ang kanyang knockout ratio, 66% knockout ratio naman ni Yafai. May laban si Yafai sa power po mga idol, pero dahil sa comparison ito may kalamangan si Gauto sa power. Sa kanilang stance, orthodox kontra southpaw, na kung saan delikado suntukan kung magkaroon ng close range na suntukan. Pagdating sa edad, parehong nasa prime po ang dalawang maglalaban. Ngayon, dadako na tayo sa ating pangkalahatan sa comparison. Sino Yamado? Para sa akin, Yamado si Yafai po mga idol. Oo, Yamado si Yafai. Nakakalamang lamang itong si Agustin Gauto sa power, pero may laban pa rin si Yafai eh. So, Yafai ang Yamado dito sa laban. Dala ko tayo sa ating prediction sa laban. Prediction ko dyan, Yafai by technical knockout. Mga anong round, sa tingin ko pinakamatagal yan, mga 8 rounds. Kung sakaling di magawa ni Yafai na may knockout si Gauto, sa tingin ko, Yafai pa rin ang mananalo sa puntusan gamit ang kanyang pagkabulyong pancer. Sa madaling salita, mga idol, dito sa laban, knockoutan o puntusan ang may malaking chance sa panalo si Yafai. Pero this is boxing, anything can happen. Na kung saan, hindi porkit dihado si Gauto ay talo na kaagad yan. So dito sa panig ni Gauto, makakuha lang o mapiho lang niya ang kanyang panalo once na magawa niya may knockout si Yafai. Ang tanong, may kakayahan bang mang knockout si Gauto dito kay Yafai? Oo. Gamit ang kanyang power, pagka-boxer puncher, pagka nakuha niyang matimingan sa kagulangan, sa depensa itong si Yafai, or pagka yan ay masamantala ni Gauto ang kakulangan din sa depensa nitong si Yafai, mapuruhan niya, may posibilidad po na makuha ni Gauto ang panalong knockout sa laban na yan. May chance talaga. Oo. Pero yun nga, sa laban na ito, sa tingin ko, Yamado sa panalo si Yafai. Pero this is boxing, anything can happen. Na kung saan po pinakatsansa lang ni Gauto dyan ay ang may knockout si Yafai para makapiyo sa panalo. Dahil kumawi sa puntusan, pagamat Yamado pa rin para sa akin si Yafai. Pero siyempre may power, boxer puncher din itong si Gauto. Pwedeng mangyari naman na rerespetuhin ni Yafai ang power na taglay-taglay ni Gauto. Sa madaling salita mga kaibigan, sa pangkalahatan talaga na terms dyan sa sinasabi ko para kay Gauto, upset ang pinakatsansa niya sa panalo dito sa laban na yan. Oo, upset. Kasi idagdag natin, pagdating sa ranking sa the boxing scene, sa 1 to 15, sa 4 major title belts, sa flyweight division, wala po sa ranking si Agustin Gauto. Oo, wala po siya sa ranking. Sa 1 to 15 lang naman. Samantala itong si Yafai, rank 7 sa WBC, IBF at WBO. Doon lang siya bumaba sa WBA na kung saan doon siya ay rank 13 po mga idol. Kaya masasabi kong, yun nga, ang pinaka-chance lang nitong si Gauto ay ang maka-upset sa laban kontra Yafai. Yun nga, gamit ang kanyang power at pagka-boxer-puncher. Abangan natin, magandang laban po ito dahil siyempre, sino ba namang boxingero na magpatalo? Sino ba namang boxingero na nais
maduingisan ang malinis ng karatada, lalo 34 anyos na ito. Anong nais kong pahiwatig? 34 anyos. Ibig sabihin, malapit na itong mulumay pa sa prime o sa kanyang pagka-prime. 2 years na lang. 35, 36, 37, wala, lipas na sa prime yan. Kaya, siyempre, kailangan ni Yapay ang mapapalaban sa isang world title bout. Kung matalo siya dito, medyo lalabo na ang kanyang tsansa na mapapalaban sa isang world title bout po, mga idol. Lalo na sa edad niya. Na kung saan, oo, mapapalaban siya sa isang world title bout sa edad na 35, 36, pero hindi na siya makapiho sa panalo. Dahil sa lipas na nga sa prime siya sa panahong yan. Kaya kinakailangan niya pa ay na mapanatili ang kanyang pagka-undefeated ngayon. At nang sa ganun, magkakaroon siya ng malaking tsansa na mapapalaban sa isang world title bout na inaasam-asam halos sa lahat ng mga boksingero sa buong mundo. Wala namang boksingero ang hindi naghangad na magiging world champion. Walang ganun na, magboxing lang ako para masaya. Hindi. May goal yan. Kaya siyempre kailangan niya pa yan. Na yun nga, sa edad niyang 34 ngayon, aba, eh malapit na lumipas sa kanyang prime, mga idol. 2 taon mula ngayon. Eh kung matalo siya, di mag-ano pa siya dyan, tatagal pa. Samantalang may panatili niya kanyang pagka-undefeated, malaki ang tsansa. Kaya abangan natin kung kaya ba niya pa na mapanatili ang kanyang pagka-undefeated dito sa knockout artist or isang power puncher na katunggali na katulad ni Agustin Gauto. Hanggang dito na lamang, ito po nung Sports Speech. Maraming salamat po.